Good morning. It's time here is 11. So ngayon nagpe-prepare ako ng aking pananghalian. This one I make coffee. Ito yung aking coffee. Lagay natin dyan. Samantalang dami ko pang ito nililigpit. And then yung aking anak tutulog. Ganyan siya guys. Kailangan may nakasupal sa kanya. Bunganga. Ito yung rice ko. Tapos ito naman yung trash can namin. And ang aking ulam is sardinas. Siyempre, kahit nasa ibang bansa ka, nag-uulam pa rin tayo ng sardinas. Mas masarap mag-ulam ng sardinas. Ito yung sinasabi ko sa inyo na sa loob niya, pag-open mo, ganito yung laman niya. Ay, shit. Ganito yung laman niya. So, tinising ko lang kasi natapon ang sabaw niya. Totally ayaw pa naman ni Mister na maamoy. Amoy sardinas dito. Hindi kasi siya nag-uulam ng isda. Kaya pala hindi siya nag-uulam ng isda kasi sabi niya, ang kwento niya, nung bata pa daw siya, natinik daw siya. So, hindi niya na naulit mag-ulam ng isda. Pero ako guys, mas gusto ko pa mag-ulam ng sardinas. Wag lang beef kasi hindi ako nag-uulam ng beef. At saka yung buro. Siyempre sa Ilocano alam yun. Well, mag-isa ko lang din naman ngayon. So, hindi na ako kailangan magluto ng ulam. Tinamad na rin ako. Sana hindi pa panis yung kanin ko kasi kahapon pa tong kanin ko eh. Hindi pa naman. Mas napapadami ako ng kain pag ganito yung ulam ko. So, let's eat. Ayan yung ating pananghalian. Coffee, sardinas, rice. And ito pala, kwento ko. Mayroon din si Mike. Sa akin kasi Miss R. Kasi R yung unang pangalan ko. Unang letra na sa pangalan ko. And then si Mike naman is M. Ayan. Kaya na tayo. Habang tulog pang aking anak. And nanonood din pala ako ng Glee. Ganito talaga guys, pag may anak ka ng maliit, kailangan habang tulog, gawin mo na yung mga dapat nating gawin. Kasi pagising na naman siya, mahirap na naman patulugin. Mahirap na naman ibaba. Masarap niya. Masarap to guys. Sa atin kasi, yung sardinas. Mm.
At siya, sinasabi ko sa inyo, meron siyang carrots, tomato, ayan na. Yun sa atin kasi, sa ano lang, tomato. Sauce. Wala yung buong carrots, yung parang tinagtad na carrots yun. And then, meron pa pala yung ulam namin. Yung ulam ko kahapon na niluto. Ulamin ko na rin siya. Alam niyo ba guys? Yung mga OFW. Kasi ako OFW din ako dati. Masaya na kami kapag nakakaulam kami ng sa Pinas, Lug, ganyan. Kasi nga, syempre, yun lang yung murang ulam na nabibili namin. Dahil pagkasahod, syempre, yung iba padala. Wala na natitira, para allowance na lang, magkano na lang. So, hindi porket nasa ibang bansa ka, tingin nila is marami ka ng pera. Which hindi po yan totoo. At hindi porket nakakain ka ng Jollibee McDo, tapos pinos mo sa Facebook, akala nila masarap na ang buhay mo. Hindi po yan totoo. Kasi minsan, tsaka lang nakakakain ng isang OFW o ititreat niya kanyang sarili pagkasahod. Pag may natirang kahit kaunti sa kanyang sinahod. Ganun po yun. Kasi minsan, akala ng mga iba, nag-picture ka, napunta ka ng mall, sabihin, ay, mayaman, maraming pera. Pero hindi nila alam. Lumabas ka lang para pasayahin din naman yung sarili natin, sarili nyo, sarili nila. Na hindi puro trabaho ng trabaho. Yung mga kamag-anak naman na nakakatanggap ng pera. Minsan kasi may iba, pag nakapagpadala ka na, hindi man lang effect sa'yo kung natanggap na o nakuha na yung pera. Salamat. Kasi yung mga OFW, isang thank you, nakuha na, masaya na sila. Kahit wala nang natira sa kanila. Hindi alam ng ibang tao na napakahirap maging isang OFW. Lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho bilang katulong. Saludo po ako sa kanila. Kasi before, naranasan ko din yan. Ang hirap po maging katulong. Kasi nung unang dating po namin sa Qatar dati, nagtrabaho ako ng 3 months bilang katulong sa isang altani. Ang pasok namin nun is 7 to 7, 12 hours or 11 hours. So, syempre, dun pumayat ako lalo. Dun lang ako pumayat kasi ang hirap yung trabaho, tas ang laki pa ng bahay. Pero ang in-apply namin that is waiter, waitress. Siyempre, nung pumunta ka ng ibang bansa, yung in-apply mo sa Pinas, iba ang in-applyan, iba ang trabaho sa
ibang bansa. Yung anak po is the same na waitress. By the way, sa susunod na video, pag-uusapan ko dati kong trabaho, paano ako na nakapag-abroad. Wala ko ng tubig guys. Tapos na akong kunan. Ayan, ubos ko siya. Sarap niya. So guys, yung tubig na dito is ganito. Aso. Aso yung ano nila. Tapos, alam niyo ba yung tubig nila dito? Ito, akala ko, it's pure tubig, mineral to. Yung pala, minsan, sparkling water pala. So, hindi naman ako nainom ng sparkling water kasi hindi ko, ayoko ng lasa. And then, ang pinaka gusto ko sa lahat dito, yung brand niya is Vita. Sensei na guys. Vita. Pero ang flavor niya is lemon. Ano yun? Ang sarap niya. Tapos pag nilagay mo sa ref, ano siya? Para siyang lasang Sprite, ganyan. Pero mas bet ko, o mas gusto ko, na hindi nilalagay sa ref. Wala lang kasi ako nung Battle 9. Hindi kasi bumili yung hobby ko kahapon ng tubig na with lemon. Nakalimutan ko ipaalala. And then, pagkatapos kong kumain guys, umiinom din ako ng may steam. Umiinom ako pampapayat kasi nga sobrang taba ko simula nung nanganak ako. Pero ngayon, regular naman akong napupupo. And parang pangalawang araw pa lang yata ako nung umiinom ganito. Ito is binili ko sa Manila bago kami pumunta dito. Umiinuman ko siya ng kape. Iniinuman ko siya ng kape kasi ayoko ng tubig. Yung parang kahit anong gamot o na tabletas, di ako pwedeng uminom na may na tubig ang kasama kasi parang bumabara yung dito ko sa lalamunan. Hindi ko siya nalulunok. So guys, kung nagustuhan niyo itong video na to, huwag niyo makalimutan mag-like, mag-comment, mag-subscribe sa akin channel hanggang ulit sa susunod nating video ulit. Sa susunod natin na pag-uusap ulit. See ya!